Paano ba daw to? Sabi po ng PNP, hindi pa sila umaalis dyan. Meron silang nakita doon sa kanilang sonar. Gadget. Sonar. Gadget. Sonar. Uh-oh. Ng heartbeats. Yes. Heartbeat. Na nasa isang underground bunker sa loob po ng compound ng Kingdom of Jesus Christ sa Davao City. Kung sa hinahanap nila yung mga... Itong si yung leader niyang Kingdom of Jesus Christ, si Apollo Kibuloy. At yung mga kanyang kasamahan, iba pa, lima. May mga heartbeats. Meron sila kasi, may mga ganyan ng device eh. Okay, makikita mo kung merong... At saka kalukuhan yung sinasabi nung ano na baka naman heartbeat ng palaka. Hindi po. Hindi. Naintindihan ng mga sonar ba? Yung sonar po na di-distinguish yung palaka at saka yung... napakalaki ng compound, 30 hectares. Isipin, gano'ng kalaki yan, 30 hectares? Ang laki niyan. Mas malaki ba kaysa Rockwell? Hindi po biro-biro mag serve na warrant diyan. Lalo na pag talagang determined yung sineserban na magpaano magwawala roon. Yeah, pero hindi yan ang punto ng ilang ating mga kaibigan lalo na ng mga nasa legal profession. Ang warrant hindi daw ano yan forever, parang pinasok ang bahay, humiga-higa sa sala at doon sa kusina, kumain na doon, hindi na umaalis. Tapos yun ang kanilang contention. Ano daw? Bakit tagtagal? Dapat pag serve ng warrant, wala doon, alis na kayo. Wala po sa rules doon. Wala. Wala sa rules. Tingnan mo yung situation, 30 hectares. No. Paano mo isa-serve yung warrant sa 30 hectares? Sa ang daming tao. Tapos obviously parang may hinaharang ng mga lugar. Talaga. Merong mga rally, nakaharang sa kalsada. Oh. Iba sitwasyon na to. Anarchy. Ang nangyayari dito. In the streets. May anarchy. So, how does the police deal with it? You have to disperse. Nagagalit, may mga nagagalit nga na sektor eh. Pag kami, sineserban nyo ng warrant, barilan agad. Agad. Bigla nakatakip na ng dyaryo. Oo, bakit pag si Kibuloy? Ha? Napaka-patient nyo. Matiisin kayo, polis. Bakit gano'n? Pag kami, diretsahan na. Pag kami, barilan. Tasagasahan nyo na kami. Barilan agad. Barilan. Pag dito... Encounter na kagad yan. Encounter. Tama nga so, naman. Sana sa init, sana sa... Yung iba naman, bakit nandiyan pa yung polis? Sabi? Pag sinerve ng warrant. Sinerve ang warrant. At, pag nakikita wala... Kanda body ko mapasearch, pwede na kayong... Umalis na kayo. Next time, uli na lang kayo mag-warrant. Parang gano'n. Pangatlo na to eh. O, pangatlo na. Pangatlo na to. Wala pangatlo naman kayo nakikita ito. Yun ang sabi. Meron silang reason to believe na nandoon eh. Meron silang gadget eh. O, paano yun? So, they will ignore this information? Ha? May technical ano doon. Parang may gadget sila at may heartbeat sa isang underground bunker. Parang... So, uuwi, aalis ka, police. Parang, kahit meron kang ganong information, yun ba ibig sabihin? That is excessive. Excessive. Okay. Parang you cannot use technology in serving arrest na harap, di ba, pare? Parang nga wala na itong mga ganito, mga hanas na ito. Magpakita na lang si... Pastor. Yun ang sinabi ni Senator Bato. Sabi ni Bato de la Rosa, magpailalim ka sa authority. Pero kasi ang argument ng abogado, parang ang sinusundan nilang example, yung kay Ping Lacson. Hindi yung kay Dilima. Okay. Kasi kay Dilima, nakulong siya eh. Tapos nung nagbago ang ihip ng hangin, tsaka nagbaligtaran yung mga witness, at nawala yung kaso niya. Yan. Parang Jinggoy din. Jinggoy model. Nakulong muna, tapos nagbago ihip na yan. Somehow nagpalit ng isip. Yung mga court. Yun. Okay. Bakit hindi ganun? Yung model. Hindi, ang model nila, yung Ping Lacson. Tumakbo ka, huwag ka magpakita. Pag nagbago ihip ng hangin, tsaka magpakita, lusot ka na. Yan ang kanilang model na sinusundan ngayon. At
Ang argument nila, yung arrest warrant daw, padalos-dalos. Yan. Dalos-dalos lang. Bakit hindi ninyo, yung mga iba nga, na meron din arrest warrant, nagpaano rin. Pero nagpakita sila. Kagaysa na kasato. Hindi nga yun ang model nila eh. Kasato rin, hindi yun ang model nila. Pinglakso ng idol. Ayun. Para bang, pag bumalik ka lang when the smoke has cleared, when the din is ano silent. Ay talagang talaga. Pero si Ping Lakson wala siyang mga followers na ganito. Hindi. Kaya ang pinakamaganda diyan ngayon, tumira na yung mga pulis diyan sa compound. Napaka-controversial. Diba? Hindi nga yun na yun kung gusto niyo parang ganun Nanggagalaitin na nga itong mga kaibigan natin doon eh. Meron daw ilang tao na yung device na ano nila, mga ilang tao yun na doon sila. Yes. Hindi lang isa, so may mga ano kasama. And meron na apat talaga kasama ni Pastor eh. Mm-hmm. At plus siya. At lima. Medyo malalim-lalim daw, mga 20 to 30 meters below ground. Yun. Oh, malalim yun. Matindi ang construction nito. Matindi ang construction ginawa dyan. Aircon naman dun siguro, no? May exhaust. Parang Hamas. Parang Hamas. Di ba a series of bunkers? A maze of bunkers? Kaya nga nahihirapan yung Israeli forces eh. Oo. Meron na rin sila high-tech, ano? High-tech. But you can only do that for so long, eh. Yung it's been there for so long. Yung particular, yung compound na yan, it's been there. Uninterrupted ang workout niyan. So, positive daw po ang police na within the day, makahanap na nila yung entrance doon sa bunker. Mm. Well, ang akin lang, hopefully they're okay there. Nakakahinga sila. I mean, meron yan. Kasi there naalala ko, mental picture ko yun, naalala mo, nahuli si Muammar Gaddafi at saka sino yun, yung sa Iraq, si... Saddam Hussein? Oo. Paglabas niya sa butas, talagang mukhang ano eh, mukhang pawis na pawis, puro alisang buhok, puro... Yung mga pinuntahan naman ganun. Hindi naman ganyan. Hindi naman ganito. Well, okay. At saka maraming protector. Maraming tapos magandang-maganda, well-designed. Hmm. Okay. Pero ang sabi ng police, meron na raw silang previous information tukol dyan sa mga underground. May intel na sila. Kaya nagdala na sila ng gamit. Okay? Maliwanag ba yun? Hindi po, ano yun? Haka-haka. Hindi haka-haka. Hindi haka-haka yan. Baka sakali, meron. Hindi. Meron na silang previous information na may mga underground facilities, therefore, nagdala sila ng gamit. Okay. Kaya, isa pang factor dyan, non-bailable yung mga offenses ni Kibuloy. Mm-hmm. Pag nagpahuli siya, kulong siya sigurado. Okay. Ganon din yung kay Ping Lakson, no? Ano ba yung kay Ping Lakson? Murder? Mm. Ganon din yung kay Dilim. Non-bailable nga yun. Non-bailable. So, anong, ang sinasabi ngayon, magkakagulo na sa Davao? Nagkakagulo nga ba? Hindi, na-disperse sila. Oo eh. Tsaka yung kaibigan ko, si paring Bermudez, ang bureau chief dyan sa Davao. Ano siya sabi ni Ver? Nag-post ng retrato sa airport eh. Yung mga tao, nag-aantay ng flight nila patiently. Okay naman daw. Mm. Wala namang gulo. Aso pa na kanina, 7 a.m. Wala. Ayun. Si Ver pa naman, maraming nalalaman yan. Oh. Anong ngayon? Ver. Pero sabi ni Ver nga lang, galit daw si Baste, si Mayor Baste. So, hindi daw dumaan sa kanya, tamang proseso yung pag... para sa kanya? Oo. Siya ang mayor, pare doon. Hindi dumaan sa tamang proseso yung pag-serve ng warrant. Ah, ganun. Ba't hindi siya maghuli? Ba't hindi siya makiusap na? Ba't hindi siya manghuli noon? Kung namamalian siya sa process ng PNP. Namamalian siya. Yun ang sabi ni Ver. Yun na nga, puro criticism doon sa PNP, the way they handle it. Hindi nila matanggi na merong arrest warrant. Oo. Ang kanilang sita lang po, that's a fact, ay yung manner by which things na serving the warrant. Yun lang ang sita. Mm-hmm. Diba? O ngayon, ang lumalabas pa, kailangan sumuko ang estado. Oo. Wala na raw, hopeless na situation diyan sa Davao, so kailangan nang tanggalin si General Torre. General Torre. Ang layo na niyan, ha? In other words, kailangan sumuko ang stand. Oo. Malakas yun? Kami. KOJC. KJC kami. Malakas kayo? Oo. Mm-hmm.
General Torres doing a good job. Sana wala siyang mga inflammatory na mga... Hindi, may mga nagsasalita na rin kasi sa Davao. Minamanage niya yung ano, yung pag... Hindi naman daw lahat ng taga-Davao. Eh inaayunan yung si ano kay Kibuloy. Hindi naman daw lahat yan. 30 hectares, yun lang eh. Paano niya nakuha yung 30 hectares? Ano na nga, issue na nga yun? May issue na yun eh. Paano nga pala niya nakuha yung 30 hectares? Ayan, meron mga... Malaki-laki yun, ha? Meron mga... Malaki-laki yung land banking. Dyan, na, 30 hectares. Actually, na, taking a page from the Masisigipang Meritana. At hindi lang yun ang property niya sa Davao. Oo. Actually, yun ang magiging susunod na. Susunod na mga issues yun. Alin? Yung mga 30 hectares na ganyan. Acquisition ng hectares, assets, etc. Saka may mga gusto. Okay, binili namin. Yeah, okay lang. Okay, ipakita mo. Kaming ano. Binili nyo? Na binili nyo. Mm. Sinong kanino nyo binili? Yan. Yung mga ganon. Mm. Plus yung mga gusto daw. Si PNP Chief Marvel po mismo nagpunta ron. Mm. So... Ayaw, sabi po ng mga followers ni Kibuloy, okay? Sumusobra na raw, pati daw ang police chief. Pumunta pa. Sumusobra na talaga to. Paano? Yung police sa kanya lang makikinig. Paano kaya ito, pare? How do you resolve this? Magpakita. Hindi naman pwede sumuko estado. Oh. Ang pwede claim po ng PNP, meron daw po membro yung KJC. Hindi naman KFC, no? Hindi. KOJC. KJC. KOJC. Kingdom of Jesus Christ. Mm-hmm. Na sinasaktan nila yung mga supporters nila, tapos sasabihin polis na may gawa. Yan po sinasabi ng polis. Naku, posible kaya yun? Gumagawa ng, in other words, gumagawa ng scenario. Parang yung ginagawa ng MITA. Naglelay ng predicate. Laying the predicate. They are acting daw like an occupying army, eh, bro. May hawak daw na video ang PNP na nakikita doon sa lugar mismo ng KOJC. Na sinasaktan yung mga miyembro. Nako. Mabigat yan. Pero ganito yan. Ang video po, madaling gawin. Mm-hmm. Kumbaga, malay mo, shooting pala yun ni Eric Mati. Merong... pinag-t-shirt ng PNP yung isa. Malay mo. Pinag-spray ng tear gas. So kahit merong ganong hawak ang PNP, hindi agad-agad. Tsaka yan, i-reserve po nila yan sa mga kasuhan. Mm. Admissible na ba yung mga ganyan, video? Pwede nila ipasok. Pero ano daw po nila, sisiguraduhin nilang authentic yung video. Okay, so may, hindi Eric Mati shooting. So kung meron mga ano, kung meron ng mga ganyan na mga video-video at may torture, ba? Malapogo na yan. Malapogo. Delikado. Na. Oh. Yung may torture room. May torture room. Mm. Ang DSWD naman ngayon nagsasalita, kung kayo ayaw nyo na dyan, aalagaan namin kayo. Mm-hmm. Yan, sabi ng DSWD. Kasi yung mga iba nangangamba, gusto na umalis, pero saan sila pupunta? Ang bumubuhay sa kanila, yung... KOJC mismo. Paano yan? Okay. May mga nasaktan din daw pong pulis. Mm. May mga nasaktan na realista. Oh. Meron din nasaktan na police. Kasi nag-dispersal eh. Nag-dispersal. Basag daw po ang ilong. Nako. Maraming galos, maraming sugat. Saan daw nagsimula ang gulo? Baka police yan. Police yan nagsisimula. Alam nyo, pag may ganyang rally, tapos may humaharang, ganyan ang mga katanungan talaga. Saan nagsisimula ang gulo? Talagang may magulong mangyayari dyan, pag ganyan. Hindi, sabi ng mga ibang grupo eh. Humaharang kayo. Pagdating sa amin, barilan agad eh. Kayo. Bumubulagta agad eh. Pag dito kay Kibuloy eh. Pinapabayaan nyo na magganyan. Oo, titiisin nyo lang masaktang pa kayo eh. Bakit ganon? Yeah. Anong ginagawa nyo?
Ha? Saka napansin, may mga akusasyon na medyo may, ano pa to, may regional, hindi racism, ano ba tawag yung regional sism. Yung mga taga Davao daw na pulis na medyo may connection sa Davao, mababait. Yung mga dinayong pulis doon na galing sa Bato, or saan, o Cebu, or ano. Yun daw mga... Mababangis. Mababangis. Walang hindi nga kumikilos eh. Paano kumikilos? Ganun na, so... Okay. Kung dati yan, nako, takot-takot na paluan na nung panahon namin. Hmm. Oo. Sila nga, hindi nga sila naglaro. Pag dinisperse kayo, katakot-takot na paluan. Ako, dami ko lang na-cover na ganyan, dispersal. It's never, ano. Dito po sa Liwasang Bonifacio, nagkaroon din daw ng rally. Ha? Meron? Meron, meron. Doon nga nagsalita si Harry the Caller. Nandun siya eh. Oo. Ah, nandun ba siya? Nag-lead nga ng cheer eh. Iba-iba lang yung ano yung response. Hindi, sabi niya, ano daw yan? Persecution. Ng pamahalaang bangag. Yan ang linya nila eh. Na addict itong si BBM. Eh wala naman kinalaman yung pagka-addict niya dito sa issue. Yun na hindi ko man. Totoo yan. Sobrang raw ang ginagawa ng BBM administration po ang sabi ng rally. Hindi raw totoong 50 lang sila. Sabi ni Harry the Caller. Marami sila doon. Sino mo nagbibilang kasi dyan ng newspaper? Ito maganda dyan. Dati ho, nung kami nagra-rally, panahon namin, gumagawa kami ng sarili namin placard. Eh yan eh, dala ng ano mo eh. Paniniwala mo, di ba? Gagawa ka ngayon ng placard at yung express mo kung ano yung nasa sa loob mo doon sa placard. Ngayon, ito rally na to, print out pare. Prepared. Print out. Nang ganda ng lettering, tapos meron pang nakabalot pa sa... Plastic. baka umulan eh. O dyan, mababasa yan, gagawa ka pang bago eh. Dito. Ibig sabihin po, may taga-imprenta. At iba-iba, pero halos ilan lang yung mga... Pinaghandaan. Justicia para sa KOJC. Yan. Restore freedom of expression. Ayan. Bangag na gobyerno, palitan. Ayan. No to religious persecution. Well, they had to throw that in. Sige. Ha? No to religious persecution. Hindi, pero... Warrant of arrest nga to, may krimen nga na ginawa. Print out. At saka isa lang yung design. May black na stripe, white and red. Yeah, black, white, and red. Tapos may... Tapos, aerial yung lettering. Print out. Magaling din yung ano, organized. Magaling din yung artist. Yung artist. Meron sa... Well organized. Ang gaganda ng mga... Marcos, a dictador. Ayan. Ayan, medyo creative yan. BBM, resign. Ayan. Bagag na gobyerno, palitan. Ayan. Ayan, marami yun. BBM, resign. Pare-pareho eh. Justicia para bangag ng gobyerno. Puro bangag eh. BBM resign. Ayan na yun. Tapos tight shot. Tinunan ng tight shot. Kailan tight shot? Loko rin yung photographer eh. Inquirer lumabas to eh. BBM resign. Ang daming BBM resign. Justicia para. Okay. Okay. Maganda yung ano yan ah. Yan ang first steerings ng medyo mahal people din. Power revolt na kasi yan. Pag ganyan. Paano naging people? Kaya nagsisimula dyan. Then kumakalat dun sa ano. And yung mga maraming ang nagsasabi, oy, alalahanin nyo, dalawa na yan napatalsik na presidente. Oo. Alalahanin nyo. Oo, meron yan napatalsik. Meron kayong attempted na patalsik eh, hindi napatalsik. Ang dami rin yan. GMA. Pinoy. Duterte, in-attempt din patalsigin yan, hindi naman nangyari. Cory. Ilan na? 4-2. Tsaka kailangan po i-analyze din yung circumstances. Oo, bakit nagkaroon ng ganong issue? Noong panahon ni Marcos, it took 5 years. From 1981, yung debt crisis, yung debt crisis, 81 to 86. At maraming intervening factors in between. Namatay si Ninoy, nagkanda hirap-hirap ang bayan. Okay?
Tapos nag-organize kumbaga sa mga rally. Kumbaga sa Sinaing, medyo nag-ano pa yan. Matagal. Matagal. Oh, hindi po instant, tapos, instant ang, ano, ang revolution. Tapos eh, yung kaerap from the start. Oh. How long did it take? 2.5 years. Oh. Eh, pero yung kakaiba naman talaga. Oh. Parang wala naman talagang presidente noon. Ano ngayon dito, at sinasabi nila... Saka doon kay FM. Hindi, ang problema ni ERAP, katatapos lang nung Asian Financial Crisis in 98. Mm-hmm. Kaya yung kanyang simula nung kanyang niya. Term, ay hirap na hirap ang negosyo. Therefore, ang analysis po ng marami, both doon sa case ni ERAP at ni Marcos, yung elite ng Philippine society... Ang nagpasimulo. Ang kumilos. Oh, cannot withstand the situation anymore. Parang gano'n. At saka yung kay FM, alam na may sakit eh. At hindi pa bumibigay. Hindi pa bumibigay. At yung pumayag na ang kano. At yung kay ERAP, pumayag na rin ang kano. Kano. Hindi, ito binabago nila. Kasi wala nangyayari. Binabago nila ang template dito, hindi elite. Groundswell mula sa baba. Ayun. Never happens. Maski yung Philippine Revolution, elite galing eh. In the Philippine Revolution, no? Was an elite. 1896. Elite-inspired yan. Yung mga kakampi ni Bonifacio doon sa Katipunan, mga elite yun. Kaya siya napagtripan eh, natanggalin eh. Okay. So, and lessons there. Si Diso, paano yung movement na yan? The issue has to be, you know, more than Kibuloy, for example. What I heard. No. Ang sinasabi nila, the whole situation has been politicized. Yan ang sinasabi nila. Eh talaga. The word politicized has been banned. Eh si Kibuloy mismo, politiko eh. Wala simula pa lang. Hindi lang siya tumatakbo. Pero nag-e-end up. Hindi siya tumatakbo, pero yung kanyang power, eh political power. Power, oh yes. Mm-hmm. Definitely. Hindi naman religious power yun. Uy. Maraming magagalit yan. Ano nga sila eh, di ba? Prayer rally sila dun sa ano, Davao, because of that. Eh, marami na po nagkagulo sa history dahil sa religion eh. Mm-hmm. Sa totoo lang. Hanggang ngayon nga eh, dyan nagkakagulo eh. Mm-hmm. Kaya nakakatakot na issue yan eh. Pag in-invoke yung religion, hindi nila ini-invoke. Hindi, they never. Freedom of expression, yan. Bangag. Pero yung freedom, yung religion, hindi nila ini-invoke. Meron isa, yung isang ano lang, religious persecution. Mm. Meron? Meron. Meron, religious. Bakit naman naging religious persecution? Kaya nga, babalik sa kanila. Hindi, kasi head nga siya ng church. Ang inihintay ko na lang, ang lahat ng ito dahil sa mga kano, dahil well, kaso din siya sa US. Oh. Malapit na yun. Malapit na rin? Malapit na yun. So, tuta ng kano. Oo, si malapit BBM. Na. Oo, malapit na. Matindi ang kaso niya doon. Mas matindi ang kaso niya doon. Mas matindi ang kaso. Well, may init siya na silang tuta dahil may mga nakasuot daw ng American flag na sundalo. Saan? Nakapatch. Sundalo na pulis. Kapulisan nung first day. May kano sa mga ranggo hindi ng naman, pulis? Hindi naman. Pilipino pa rin. Pero naka-flag nung... baka PILAM. Naka-flag ng US tsaka naka-patches ng US Airborne. Ang maangal po ngayon, yung journalists. Yung National Union of Journalists. NUJP? Oo. Kasi daw... Ano yan? Gusto nila mag-cover. Ang sabi daw ni Torre... Pwede kayo mag-cover, pero magsasign kayo ng waiver, at pagkatapos, mangangako kayo, nagtetestigo kayo. Hmm. Ano ibig sabihin nun? Mm-hmm. Titestigo kayo for the police or for kayo? Kung ano yung makita nyo? Ano makita nyo? Hindi raw eh. Ang gusto raw eh, titestigo sila eh. Hindi naman, in other words, huwag kayong gumawa ng istorya nyo, sarili. Aba si titestigo kayo. Cognizant din si Torre ng social media at Sabi po ng media ng National Union of Journalists, just let us do our job.
Pero pag may magaganyang gulo, it is not your job, yes, to get into the fray. Yeah. Yes. You should not inject yourself into that. May gulo eh. Ang police gusto rin kayong proteksyonan. Yes. Okay. Hindi kayo pwede... Basta na lang pasusugod doon at lahat eh. Hindi pwede yun. Ano kayo? Kasama mo kayo sa... Hindi ang akin. The waiver... Just let us do our job though. The waiver is de rigueur. Kung ayaw nyo ng waiver, problema nyo. Two, sa totoo lang din sa system dito, yung pooled report, hindi pa pwedeng lahat kayo nandyan. Hindi. Magkakaroon ka, okay dyan. Kailangan daw to turn government witness eh. Ay, big po sabihin ng to turn government witness, kakampihan niyo yung police. O just say report. What you see. What you see. Do not inject yourself into the fray. Hindi raw po pro police or pro KOJC ang media. Madaling sabihin yun eh. The proof of the pudding is in the eating. Oo. Kung ano po yung produkto ng inyong report, doon makikita. Pero I think muti na academic yan eh. Once pumunta ang media, I understand medyo hostile yung... Media? Hindi, yung police. KOJC. Hostile dun sa... Sa media? Media. Hindi, ano, bayaran! Oh, yun, di ba? Nagkakasigawan ng gano'n eh. Sinisigawan daw na bayaran kayo lahat.